punta na, alam niyo ba, pen shop siya. Nagulat ako kay ate kahapon. What's up guys? It's me, Marquid Asin. And welcome or welcome back sa aking channel. Kung bago ka lang sa aking channel, mag-subscribe ka na din sa baba and click mo yung notification bell at tabi yung subscribe button para updated ka. So guys, sa katanya ng simula sa Taytay na tayo ay magta-Taytay haul. Kahapon ay galing ako ng Taytay. Namili ako dahil sweldo ko na. So naisip ko mag-Taytay guys kasi alam mo, wala na akong pera eh. I mean, kailangan ko yung budget na sundin. So gusto ko na maraming damit. At naganap ako doon ng mga affordable na mga damit na pwede mong gamitin sa work. At hindi naman yung para bumili ka lang para masira. Pinigna ko naman din yung quality nila. So guys, disclaimer lang bago mag-upisa ng video, gusto ko lang sabihin na hindi ganun kadami yung binili ko dito sa Taytay. Pero hindi ako nag-vlog din, gusto ko lang ipakita sa inyo kung gano'ng kabura sa Taytay. At kung may gusto kayong tanong sa akin, just comment down below. And kung gusto nyo na shoutout sa akin next video, i-comment nyo lang ang salit ang word na Taytay. So guys, ito yung binili ko na t-shirt. Santo pala, itong santo na to, ang company ito, ang ganda ng ano, ng design. Parang nasa nature, gano'n. Ay, nature! Oh, bakit ito ang tawag ng nature? Ayan, 40 pesos lang siya. Ganda, sobrang lambot niya. Bibigay ko to sa kapatid ko dahil hindi siya mag-sando. Kasi daw nagsasando eh. Kasi, pag ayoko lang mag-sando, lagad ng braso ko eh. So, ito naman. Oh, sino yung mga fans ng One Piece dyan? Wow! Ito guys, itong damit na One Piece, nabili ko to ng 90 pesos. Magtsaga-tsaga lang kayo kasi itong One Piece na to, may isa dito na yung texture ng damit, magaspal, tapos parang maingit. Itong napili ko, supposedly, itong damit na to, napili ito ng kaibigan ko, yung kasama ko pumunta ng Taytay, pero binigay niya sa akin, ito yung una kong mabili kasi wala pa ako nabibili. Kami. Ako yung nagpasama pero ako yung walang nabili. So, pinagbigyan niya ako na sa kanya, na sa akin nila to, pero dapat sa kanya talaga to. The other one. Wow, champion. We are the champion. We are the... Tama na. Nabili ko tong champion guys na 150 pesos. Wala siyang tawad, pero mura na siya kasi tumingin ako before sa Winkies, tsaka dun sa market. Nababenta na ito 250. So, malaki na rin yung discount, 100. So, dapat nga bibiling ko yung pink. Kasi nga, wala, light color, pero sabi nung kasama ko, huwag na daw bilhin kasi daw... Taba ko na ito, tapos nagpipink ka, huwag daw baboy. Shorts! Bila ko ng shorts, dalawa siya. Ganda, lambot na ito. Ayan ang shorts. Itong shorts na to, isa na ito, 80 pesos. 80 pesos siya guys. 80. Sobrang ganda niya sa akin kasi gustong-gusto ko yung texture talaga. Texture talaga ako tumitingin dahil ayoko naman bumili ng mura lang tapos hindi maganda yung quality. Sino ba naman gusto ng mura ng damit pero pangat yung quality, di ba? So ito, gagamitin ko to pang alis kasi mahilig ako mag-shorts minsan pag umalis. Kasi nga, mas comfy mag-suot ng shorts kaya sa pantalon. Alam niyo yun? Kasi minsan, wala lang. Mas, wala. At itong shorts, mga shorts na ganito, minsan nililabeled siya na, sorry for the term ah. Guys, ako ma-offend kayo, sorry. Kasi ganun yung term, shorts daw na mga fuckboy. Shorts na mga fuckboy kasi, ewan ko, ini-stereotype mo na yung mga tao, like, hindi naman ganun lakas, diba? Na, pag nag-shorts ako, nito fuckboy ako. Hindi naman. Ang next item na pinili ko, guys, ay, tada! Ang kit na ito, Care Bears. Hindi ako nanonood ng Care Bears, pero yung konting clip sa Facebook na nakapanood ako, I think meron sa Netflix, no? Get me wrong, meron na siya sa Netflix, yung Care Bears. Pero ang cute niya, kasi alam mo ba, fun fact, yung picture ko sa YouTube, nakasakay ako sa grocery, anong tawag dito? Sa grocery, ano? Pushcart! Ayan mo, nag-college niya, alam mo, pushcart. Ayan o, ang cute niya. So guys, nabili ko to ng 130. Ayan, itong Bear Bears. 130 siya. Mura na siya kasi tumingin nga ako sa Green Hills dati tsaka sa market. Alam mo magkano siya? 200 siya. Minsan ma 250 pa. So, maganda kasi ito yung tela. Ano ang tela niya? Yalex.
I believe itong Yalex na to, magandang tela. Kasi nakapag-swap na ako before ng Yalex. Ano yung tela nila? Cotton. Cotton siya na makapal. Parang, ayoko kasi na manipis. Kasi nakikita yung utong ko minsan, to be honest. Kita kasi yung utong ko at ayoko nakikita yung utong ko. Wala lang. Itaba ko kasi yung utong ko. Kasi hindi ako fan ng sobrang nipis nila yun. Kailangan ko ng belt. Nabili ko to sa labas kasi naisip ko wala akong belt. Kasi nga, tagal nung belt ko eh, tapos gusto ko siyang palitan naman. Nabili ko tong belt for 100 pesos nung pauwi na kami. Kasi binigyan niya ako. Hindi tinignan ko, pen siya. Ayan, tatlong pair siya, 150 pesos. 150 siya. Pero nakalagay ito 169, pero ginawa niya 150 nila, tatlong pares. Ubusan ko pa ba? Pakita ko sa inyo. Tsaka pen shop sa nakalagay, ayun yun. Ewan ko imitation siya. Kung overlands man siya, hindi ba ito? Pero kung overlands man siya, okay lang. Kasi may, at least may gagamitin na ako. Ayun o. Tatlong pare siya, guys. Kasi, putsak ba ito? Ba't parang iba? Ay, ganit yung putsak. Ay, hindi. Ayun ko ah. Pero pwede ko siyang gamitin. Kaya ko na. Ang inaasahan ko kasing putsak, yung dito. Pang sampu at ang binili ko, itong panyo. Yan. Ewan ko anong design na ito. Parang kamatayan ata eh. Oo, si kamatayan. Tignan mo bagay sa akin. So, nakalimutan ko pala. Mag-try on pala ako. Pakita ko sa inyo kung okay ba talaga yung damit, no? Kung kasya sa akin. Ah. Hindi ko kakala yun, tapos na, no, hindi pa. Masakit naman ako yung salamin ko, tinanggal ko. Thanks for watching. And alam nyo ba, nabilang kung magkano binili ko. Naka 800 plus ako kahapon. I think 820. And kung tama yung computation ko, 820 yung magastos ko kahapon. Hindi ko na masisisi yung iba dahil nga, yung mga tiyangge ay minsan hindi maganda yung quality. Pero nga ko sana susuot yan. Kasi minsan may mga nagtasanggi naman ako kilala, pero magugulat ka na. Hindi naman pala mali na bumili. Kasi nga, maganda naman pala yung kinalabasan, bago sa kanila, magandang quality, gano'n, nasa tao naman yun. So, hindi ko nung sinasabi sa inyo na tumili sa Tiangge kung ayaw, no? Pero, kung gusto nyo makamura at ma-experience sa Taytay, punta lang kayo ng Taytay. Maganda doon kasi, ang dami-dami nagbebenta. This is Marc Arleson, and always remember, just be yourself. Bye-bye! See you on my next video. With a shoutout na yun, ha? Bye!